kung nitong weekend missing in action si Pangulong Aquino sa mga biktima ng Bagyong Sendong. Ngayon, lagari naman si Pinoy sa Cagayan de Oro at Iligan City. At sa lawak ng pinsala ng bagyo, agad nagdeklara ang Pangulo ng National Calamity. Mula sa Cagayan de Oro City, may action update si Romel Lopez. Romel. Yes, sir. Well, you know, dito na nga sa Cagayan de Oro City, napasugod itong si Presidente Noynoy Aquino para personal na alamin yung sitwasyon ng mga kababayan nating labis na nasalanta ng pananalasa ni Bagyong Sendong. Pagdating sa Cagayan de Oro, agad sumalang sa briefing si Pangulong Noynoy Aquino. Pagkatapos, sa Iligan naman siya nagpunta. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya sa Cagayan de Oro para mamahagin ng relief goods sa may 200 pamilyang nasa City Central School na may malaking evacuation center. Sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo, nagdeklara na ng National State of Calamity si Pinoy. Lalandaan ko na po ang State of Calamity or National State of Calamity upang paandarin ang mga mekanismong mapagkukunan ng dagdag na pondo. Bumuo rin ang Pangulo ng Task Force na mag-iimbestiga kung may nangyari bang kapabayaan kaya maraming namatay sa Cagayan de Oro. Pinalilipat na rin ni Pinoy ang mga residenteng nasa disaster-prone area. Hindi lang po buhay ninyo ang nalalagay sa panganib, kundi pati na rin ang rescuer na itataya ang sariling buhay para sa inyong kapakanan. Pinasalamatan rin ng Pangulo ang ilang mga private organization, kagaya na lang ng Alagang Kapatid Foundation ng TV5, na maagang nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Beses man tayong masadlak sa ganitong mga dilubyo, 11 beses aahon si Juan at Juana de la Cruz. Ikinatuwa naman ang mga residente na binisita sila ng Pangulo, pero hiling nila. Basta matutupad yung mga sinabi niya. Yun lang, basta yung tulong na sinabi niya, maibigay lang sa amin. Sana matupad yun kasi pangako pa may yun eh. Sir, you know, pagkalis naman ni Pangulong Noynoy Aquino dito, ituloy-tuloy pa rin yung pamamahagi ng relief goods dito sa City Central School, isa nga sa may pinakamalaking evacuation center dito. At sa pwede pa pang mga evacuation center dito sa Cagayan de Oro at maging dyan sa Iligan. Bukod naman doon sa patuloy ng pamimigay, pamamahagi ng mga relief goods at iba mga ayuda sa mga nasalanta nating kababayan dito sa Cagayan de Oro, ano, ay nilalatag na rin ng gobyerno yung platform naman para doon sa pagbibigay naman nila ng psychosocial support doon sa mga kababayan nating labis na na-trauma yung pa rin pananalasa nga ni Bagyong Sendong, lalo na takot pa rin yung marami dito sa mga kababayan natin dahil nga doon sa iniwang bangungot na naging pananalasa ni Bagyong Sendong dito. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Romel Lopez, live mula sa Cagayan de Oro City.